Isang masagana at mapagpalang araw sa ating lahat. Bagong taon, bagong aralin ang atin namang tatalakayin, kaya't sisimulan natin ang ating gawain sa araw na ito. Sana'y gabayan tayo ng puong may kapal. Bago natin sisimulang tatalakayin ang aralin natin sa umagang ito, ibibigay ko muna sa inyo ang MELCs at layunin ng ating aralin. MELCs, na ipaliliwanag ang mahahalagang detalye, mensahe at kaisipang nais iparating ng napakinggang awiting bayan sa kabisayaan. Layunin. Una, nabibigyang kahulugan ang awiting bayan. Ikalawa, na ipaliliwanag ang mahalagang detalye, mensahe at kaisipang nais iparating sa napakinggang awiting bayan. Ikatlo, nabubuo ang sariling paghahatol o pagmamatuwid sa ideyang nakapaloob sa akdang sumasalamin sa tradisyon ng mga taga-Bisaya. Handa na ba kayo? Umpisahan natin sa isang awitin na pinamagatang si Pilimon. Pamilyar ba kayo sa kantang ito? Madali lamang kantahin ang awiting ito. Sabayan ninyo ako sa pagkanta. Si Pilimon, awiting bayan ng mga Cebuano. Si Pilimon, na masul sa kadagatan, nakakuha, og isdang tambasakan, gibaligya, sa merkadong guba, ang halin puros kura, igura ipanuba. Ang awiting bago pa lamang nating kinanta ay isang awiting bayan ng mga Cebuano. Palasak ito sa Cebu kahit sino ay kilalang kilala ang awiting ito. Marami pa rin ang hindi makalimot sa awiting ito, mapabata man o matanda. Ngayon, dadako na tayo sa ating aralin. Ito ay tungkol sa awiting bayan ng Kabisayaan. Ano nga ba ang awiting bayan? Sa palagay ninyo, ano nga ba ang kahulugan ng awiting bayan? Ngayon, ating alamin ang kasagutan sa mga tanong sa ating bagong aralin tungkol sa mga awiting bayan. Simulan na natin, mga mag-aaral. Awiting bayan ay isang folk song sa wikang Ingles o Visayan folk songs sapagkat pag-aaralan natin ang iba't ibang awiting bayan ng Kabisayaan. Ito ay tinatawag ding kantahing bayan sa mga uri ng panitikang Pilipino na naging popular bago pa man dumating ang mga Espanyol. Ito ay anyong patula na inaawit at kanaraniwang binubuo ng 12 pantig sa bawat taludtod. Karaniwang paksa nito ay ang pang-araw-araw na pamumuhay ng mga tao sa isang bayan. Masasalamin dito ang kaugalian, karanasan, pananampalataya, gawain o hanap buhay. Hango sa kahulugan na ibinigay tungkol sa awiting bayan, ano ang mahahalagang detalye o kaisipang napapaloob sa awiting bayan? Atin ding alamin ang karaniwang uri ng awiting bayan na laganap sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Isa-isahin natin ang mga ito. Narito ang mga uri ng awiting bayan. Mga uri ng awiting bayan. Una, Balitaw, awit ng pag-ibig na ginagamit sa paghaharana ng mga Bisaya. Ikalawa, Kundiman, bersyon ng awit pag-ibig ng mga Tagalog. Ikatlo, Dalit, awit na panrelihiyon ng pagdakila sa may kapal. Ikaapat, Diona, awitin sa panahon ng pamamanhikan o sa kasal. Ikalima, Dungaw, awit sa patay ng mga Ilocano. Ikaanim, Kumintang, awit ng pakikidigma o pakikipaglaban. Ikapito, Kutang-kutang, mga awiting karaniwang inaawit sa lansangan. Ikawalo, Suliranin, awit sa paggagaod o pamamangka. Ikasyam, Maluway, awit sa sama-samang paggawa. Ikasampo, Uyayi o Hele, awiting panghele o pampatulog ng bata at tinatawag na lullaby sa Ingles. 11, Pangangaluluwa,
Awit sa Araw ng Patay. 12, Sambutani, Awit ng Pagtatagumpay. At 13, Talindaw, isa pang uri ng awit sa pamamangka. Natapos na nating natalakay ang awiting bayan at ito ay may 13 uri. Una, Balitaw. Ikalawa, Kundiman. Ikatlo, Dalit. Ikaapat, Diona. Ikalimaw. Ikaanim, Kuminta. Ima, Dumang. Ikapito, Kutang-Kutang. Ikawalo, Suliranin. Ikasyam, Maluway. Ikasampo, Uyayi. 11, Pangaluluwa. 12, Sambutani. At 13, Talindaw. Naintindihan na natin ang awiting bayan ngayon. Magkakaroon tayo ng laro. Pahulaan sa ibinigay na pakahulugan. Hulaan natin ang ibinigay na kahulugan tungkol sa awiting bayan. Panuto, natunghayan at natutunan ninyo ang 13 uri ng awiting bayan. Ngayon, susubukin natin ang inyong kaalaman sa ating aralin. Kilalanin ang mga sumusunod na pahayag. Una, awit sa pamamangka. Magaling! Ang sagot ay suliranin. Ikalawa, awit ng pag-ibig. Tama, ang sagot ay kundiman. Ikatlo, ibang katawagan ng awiting bayan. May tama ka, kantahing bayan. Ikaapat, awiting panghele. Magaling, ang tamang sagot ay uyayi. Ikalima, awit sa kasal. Tama, ang sagot ay Diona. Mga katanungan. Una, bakit kaya madali ang paglaganap ng mga awiting bayan sa iba't ibang panig ng bansa? Kasagutan, dahil sa social media o internet, nagiging sikat ang mga ito at sa pamamagitan ng pagpasa-pasa ng mga kanta at lumalaganap ito sa iba't ibang panig ng bansa. Ikalawa, bakit nananatili ito at hindi basta nawawala sa ating lipunan mula noon hanggang ngayon? Kasagutan, dahil ang mga awiting bayan ay galing sa ating mga ninuno, kaya hindi na natin makakalimutan at hindi na ito mawala-wala sapagkat ang mga lyrics ng bawat awiting bayan ay naaangkop sa bawat pamumuhay ng mga Pilipino, kaya madali itong tandaan. Para sa karagdagang kaalaman, maaari kayong magsaliksik ng iba pang halimbawa ng awiting bayan ayon sa hinihinging lugar. Una, Iloilo. Pangalawa, Leyte. Ikatlo, Negros. At ang huli, Cebu. Maraming salamat. Ito po si Binibining Carmay F. Llanos. Hanggang sa muli. Paalam! Okay.